Muli na namang bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila ngayong araw. Gaya ng dati ang resulta, baha, buhol-buhol na traffic at napakalaking abala sa mga motorista. At dahil hindi pa tapos ang flood control projects ng MMDA at ng DPWH, mahigpit ang pagmomonitor na ginagawa ng dalawang ahensya para mabilis na makapag-deploy na matauhan sa mga apektadong lugar. Live mula sa Quezon City, my report, si Ruth Cabal. Ruth? Chelsea, kailang minuto pa nga lang ay bumuhos na ulit yung ulan dito sa kinatatayuan natin sa Timog Avenue sa Quezon City, pero mahina lang naman sa ngayon. Pero kaninang hapon, nung bumuhos yung malakas na ulan, agad bumaha sa ilang bahagi ng Quezon City. Mag-alas 3 ng hapon, nang bumagsak ang malakas na ulan sa Quezon City. Agad nagbaha sa ilang lugar tulad dito sa Mother Ignacia. Gatuhod na umabot ang tubig. This has been a problem for almost 10 years. It's a quality of life that you're living eh, that you feel it's not worth it. Sa Maypanay Avenue, ang ilang dumaraan hindi na nakapaghintay sa paghupa ng tubig. Nagtsagang tumawid sa pamamagitan ng pagdaan sa gilid ng kalsada. Baha din sa bahaging ito ng Kamuning. May inabando na pangkariton na bumara sa mismong drainage. Abot bukong-bukong naman ang baha sa May Roses Avenue. Dahil rin sa biglaang pagtaas ng tubig, nagsikip ang daloy ng trapiko. Sa monitoring ng MMDA Flood Control Information Center, bumaha sa ilang bahagi ng EDSA Northbound, sa Mega Mall, Santolan at Pitwazon. Kaya bumagal ang pag-usad ng mga sasakyan doon. Baha rin sa Arpapa sa may boundary ng Quezon City at Caloocan. Pero sabi ng MMDA, mabilis din namang nag-subside ang tubig sa mga lugar na ito. Dahil sa medyo maliit na rin yung dinadaloy ang tubig, biglang-bigla kapag mataas ang volume, nagkakaroon ng pansamantalang pagbara. O na ika nga nahihirapan dumaloy ang tubig. Yung iba naman, kaya nakakaroon ng surface runoff pag nababarahan yung inlet, lalong-lalo na may mga maliliit na basura. Pag yung grill ay nabarahan, medyo nakakaroon ng pansamantalang pagtaas ng tubig. Sa Maynila, dahil mahina ang pag-ulan, wala namang naging problema. Maliban sa ilang maliliit na kalye sa Lacson Avenue. Tuloy naman daw ang flood control projects ng MMDA at DPWH, kasama na ang pagtatayo ng isang stormwater interceptor sa Maynila. Pagsasaayos sa mga pumping station at drainage. Ngayong panahon ng tag-ulan, naka-standby din para sa mabilisang deployment ang MMDA teams. Yung mga composite teams ay halo-halo yan. May traffic, mayroon emergency crew, mayroon namang flood crew para mag-alis ng, at mag-identify ng flood. Areas, portions. So ahead of time, pag na-anticipate namin o may mga abiso na rin sa pag-asa na we expect thunderstorms in a matter of hours, minumove na kagad yun para kung sakaling yung inaasahan namin mga binabahang lugar, immediately maalagaan. Jessica, nung nag-check tayo doon sa MMDA before 9 o'clock, wala pa naman silang inilalabas na bagong flood report. Pero doon sa kahabaan ng EDSA, southbound and northbound, maraming portions dyan ay moderate to heavy pa rin ang daloy ng trapiko, Jessica. Okay, basically Ruth, ang sinasabi nila hanggat hindi natatapos itong long-term na flood control projects, mukhang bahagi na talaga ng buhay natin o ng lifestyle natin, ika nga nung isang na-interview mo, itong mga baha na resulta ng kahit kakaunting ulan lamang. Tama, Jessica. So ang ginagawa nga nila ngayon ay parang yung prevention na lang na or immediate na pagde-deploy na lang ng mga tao. So parang tinutugunan na lang nila agad-agad sakaling nagkaroon ng baha. No? Pero medyo matatagalan pa kasi ang sinasabi nga ng MMDA. Kailangan kasi talaga importante yung rehabilitation ng buong drainage system. Even yung mga pumping stations, talagang kailangan i-rehabilitate yan as a long-term solution dito nga sa problema sa baha, Jessica. Naku po, mukhang matagal-tagal pa yan. Baka tubuan na tayo ng palikpik at sandamakmak na mga alipunga. Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal.